Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang banggaan sa West Philippine Sea. Iginiit naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi nangako ang Pilipinas sa China na tatanggalin sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Matapos banggain ng China Coast Guard ang dalawang bangkang gamit ng Philippine Navy para sa resupply mission nito sa Ayungin Shoal, nagpatawag ng command conference si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. Dinaluhan ito ng mga opisyal mula sa National Security Cluster ng gobyerno. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, bukod sa tahasang pagkundina sa ginawa ng China, ipinag-utos din ng Pangulo na tiyaking mapoprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. Inutusan na rin ng Pangulo ang Philippine Coast Guard na imbestigahan ang insidente. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Sabi ni Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, target nilang tapusin sa loob ng 5 araw ang kanilang imbestigasyon. Isusumite ang report sa Department of Transportation para ibigay sa Pangulo. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations, the very regulation we Coast Guards are expected to enforce. Nanindigan naman ang Foreign Ministry of China na ang Pilipinas ang lumabag sa international law. Ilang beses na rin daw kasing ipinangako ng Pilipinas na tatanggalin nito ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal na kung tawagin ng China ay Ren Ai Jiao. Pero lumipas daw ang 24 na taon at imbes na tanggalin ang military vessel, kinukumpuni pa raw ito ng Pilipinas. Tugon dito ni Teodoro at ng National Security Council, malinaw na walang anumang pangako ang Pilipinas sa China. At kung meron man, malinaw naman na sinabi ng Malacanang na kanselado na ito. In law, we have a principle called the thing speaks for itself. Was that restraint? I don't think so. Any unbiased person with a modicum of reason will see that this is not restraint. And there was another attempt to distort the narrative. Sanay na sa mga ganyang kasinungalingan or yung tinatawag na false narratives coming from the People's Republic of China. Kung minsan ayaw na namin sagutin itong mga paratang na ito or yung mga claim nila because wala namang katotohanan. Kaya hindi na raw alam ng pamahalaan kung ano ang kabutihang pwedeng asahan mula sa China, lalo na ngayong sila pa ang nag-host ng pulong tungkol sa pagbuo ng Code of Conduct para sa buong South China Sea. Just yesterday, they were in blatant disregard of international law. And within our jurisdiction, likewise. So, what kind of good faith can we expect from them? Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.